makikipag-content yan. Hindi dahil makikipag-away. Ang ibig sabihin, yung puntasyon na nandun sa kanyang espiritu, ilalabas na yun eh. Tama? Ilalabas na, ipapakita niya talaga kung ano yung tama. Whether maipit siya, ipapakita niya, ipaninitigan niya yun. Bakit? Utos yun ang espiritu ng Diyos eh. Here what the Spirit said unto every church age. Kailangan po ng isang mananampalatayan, sabi ni Pastor kanina, makakaakyat sa langit, ay kailangan meron siyang patunay na nandito siya sa lupa bago siya makaakyat sa langit. May patunay po yun. Kaya, ituloy ko po sa dito sa ilustrasyon, kapag meron po tayong membro na sa loob ng gawain ng Panginoon, at tama naman din ang napapakita nila. Walang man eh sabihin natin hindi man rin ang napapakita. Tama. Pero yung kanilang katotohanan, kailangan nila itong ma-exercise sa labas. Kailangan magkaroon sila ng ka-sharing to prove na ang kanilang tinangka ay katotohanan ng mensaheng galing sa Panginoon. Dahil kung hindi ko gagawin ang ating kapatira niya, mga kapatid, truth po ang labas nun. Amen. Ibig sabihin, yung salita ko po, hindi ko magubo. Hanggang sa inyo po, yung hubog dito na yung ibig sabihin, hubog ministry, it's a judge counseling. No? Sinasabi natin po ang totoo, ano yung tama, ano yung dapat gawin. So yun po yung sinususunan ko na hear what the Spirit said unto the churches. Ayan, in every church age, nagpadala ng mensahe, mensahe doon, may mensahe, ano sinasabi ng Espiritu ng Diyos? Check with the Word. Pangalawang iglesia, ang mensahe ganito, check with the Word. Hanggang sa panahon dumating, sa panahon natin, check with the Word. Kasi yung pagsuri sa katotohanan ng salita ng Diyos, mga kapatid, kaakibat po rin ang pagpapatunay kung anong espiritu meron sa isang tao. Naalala niyo po, sabi ni Jesus Christ, ano na lang po ito, ilang parang ito. Na ang pagsuri sa espiritu lumalabas sa dibdib ng bawat tao. Would you agree? Amen. Na ang lumalabas sa dibdib ng tao, yan ang espiritu ng tao. Wala pa ng pagkakas. Okay. Sinabi na yan nakaraan. Sinabi ko nakaraan. Pwede ba yun? Sa 1 John 4:1, test with the Spirit. Try with the Spirit. Whether they are of God. Kaya kung sinabi yan, kasi yung nagsasalitang ito, Spirit ng Diyos yun. Okay. May ganitong mismong sinabi ang Panginoon Jesus Cristo sa atin. Brother Eric, kumain mo. Sa John chapter 2, ganito po sa atin. At sa John chapter 6, meron si Jesus sa atin. John chapter 2? Hindi, yung... Taka, tingnan ko lang po ha. John chapter 2. John 2, yung panahon na sinabi niya, this temple will be destroyed in 3 days. I will raise it up. 19. This answered the Jews and said unto him, what signs thou sowest and saying that thou doest these things? Verse 19. Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. Okay. Now, sabi niya sa verse 20, then said the Jews, 46 years, sabi ng mga kausap niya, 46 years was this temple in building. And will thou rear it up in 3 days? Yan ang sabi po ng kausap niya, na mga Hudyo. Verse 21, but he spake of the temple of his body. Yun sinabi niya eh. But he spake the temple of his... May lumalabas sa bibig ni Kristo. And that is the Spirit of God. Okay? At yung sinabi niya, hindi nakasulat eh. Tama ba yun? Hindi nakasulat yun. Okay?
Ngayon, hindi ko lang alam ha, baka na-overlook ko kung may hulang gano'n na yung tungkol sa templo. Ang alam ko lang, resurrection. Alam ng skriba na yung Messiah, pamamatay, mabubuhay na mabuli. Yan ang alam nila. Amen. Okay? Now, verse 22. When therefore, he was risen from the dead. So, nung nagsasalita siya, at saka yung verse 21, at saka yung verse 22, sa pagitan nito, ibig sabihin, that's it, may panahon lumipas. Hindi na magkasunod, may panahon lumipas. So, sabi niya sa 22, when therefore he was risen, namatay na siya, naipako, pero nabuhay siya mula sa patay. And his disciples remember that he had said unto them. Mm-hmm. And they, tingnan niyo po ako na, and they believe the scriptures. Una, and they believe the scriptures. Yan po yung foundation ng mga apostol at lahat ng Kristiyano po yan. Kailangan may foundation po doon sa sinasabi natin, sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Ngayon sabi, and they believe the scripture, next, and the word which Jesus had said. They believe the scriptures, first, ito po ang ating batayan. Pero hindi lang ito. Yung salitang sinabi ni Kristo. And, sabi niya, they said, tama ba? Tama ba yun, yung sinabi? Nakawala eh, nagsara ko, mas pahay, sara ko. And the word that they said this, I believe, which Jesus had said. Yung and Jesus had said, hindi po nakasulat yun eh. Ibig sabihin, mensahe yun, hindi mo mababasa, hindi mo siya mababasa, pero hindi siya maghihiwalay sa kung ano yung sinabi ng scripture. Hindi masama nung meron kang marinig sa tao kasi sabi yun eh, kailangan natin magsuri. So lahat po ng marinig natin mensahe ito ng Panginoon. At meron silang binibitawan, salita po yun ng Espiritu ng Diyos, and we must check with every word, may pananagutan tayo doon. Check it with every word and, sabi, connect with the scriptures. Or else, mga kapatid, pag hindi natin i-connect yung narinig natin salita, hindi natin i-connect sa scriptures, mawawala po tayo sa tamang pundasyon. So, ang totoo po, ang katotohanan, sinasabi natin din, pag-ibig ay pag-ibig po sa katotohanan, sa scripture, at sa narinig po natin. Yan po yung sinasabi na sinusugan ko. Here, in every church age, may sinasabi po ang Spirit ng Diyos. Kung may pinadalang mensahe, may mga mensahe doon, kailangan natin i-check. Yun, mga kapatid. Okay, sige. Pasok na yung... Sige po, sa tarot. At...